Magandang araw! Kumusta mga bata? Ngayon ay pinagdiriwang natin ang Linggo ng Biblia o Bible Week. At dahil dyan, may ikukwento ako sa inyo na hango sa Biblia. Pero bago ako magkwento, mayroon muna akong nais itanong sa inyo. Kayo ba ay laging sumusunod sa inyong mga magulang? Ano ang ginagawa nila sa inyo kapag hindi kayo nakakasunod sa kanilang mga utos? Humihingi ba kayo ng tawad sa inyong mga magulang sa tuwing hindi kayo nakakasunod? Ngayon ay ating pakinggan ang kwento ni Jonas. Si Jonas ay isang propeta ng Diyos. Sinabi ng Diyos sa kanyang pumunta sa isang lungsod na tinatawag na Nineveh. Ang mga tao roon ay masasama. Sinabi ng Diyos kay Jonas na sabihin sa mga taong magsisi. Hindi sinunod ni Jonas ang Diyos. Hindi gusto ni Jonas na pumunta sa Nineveh. Hindi niya gusto sabihin sa mga taong magsisi. Sumakay siya sa isang sasakyang dagat. Ang sasakyang dagat ay maglalayag sa ibang lungsod. Nagpadala ang Diyos ng malakas na bagyo. Ang hangin ay umiihip ng malakas. Ang mga kalalakihan sa sasakyang dagat ay natakot na ito ay lumubog. Ang kapitan ng sasakyang dagat ay nagpunta kay Jonas. Si Jonas ay natutulog. Ginising siya ng kapitan. Sinabi niya kay Jonas na manalangin at hilingin sa Diyos na tulungan sila. Naisip ng mga kalalakihan na ang bagyo ay dumating dahil si Jonas ay nasa sasakyang dagat. Gusto nilang tumigil ang bagyo. Tinanong nila si Jonas kung ano ang dapat nilang gawin. Sinabi ni Jonas sa kanilang itapon siya sa tubig. Alam nilang ipinadala ng Diyos ang bagyo dahil sa kanya. Hindi niya sinunod ang Diyos. Hindi gusto ng mga kalalakihang itapon si Jonas sa tubig. Subalit, alam nila na ang bagyo ay titigil kung gagawin nila ito. Kaya siya ay itinapon nila sa tubig. Ang Diyos ay nagpadala ng isang malaking isda. Nilulon ng isda si Jonas. Si Jonas ay nasa loob ng isda sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Nanalangin si Jonas sa Diyos. Siya ay nagsisi. Sinabi niyang, siya ay nagsisising siya ay tumakas. Ipinangako niyang susundin ang Diyos. Inuluwa ng isda si Jonas sa tuyong lupa. Sinabing muli ng Diyos kay Jonas na pumunta sa Nineveh. Sinabi niyang sabihin sa mga taong magsisi. Sa pagkakataong ito, ay sinunod ni Jonas ang Diyos. Nagpunta siya sa Nineveh. Sinabi niya sa mga taong magsisi, kung hindi sila magsisisi, ang Nineveh ay mawawasak. Ang mga tao ay nagsisi. Tumigil sila sa pagiging masama. Sila ay nag-ayuno at nananalangin. Hindi winasak ng Diyos ang Nineveh. Ipinapakita sa atin sa kwento ni Jonas na siya ay natuto sa kanyang pagkakamali. At sa kanyang pagkakamali ay natuto siyang humingi ng tawad at sumunod sa utos ng Diyos. Kaya mga bata, matuto kayong sumunod sa mga utos ng inyong mga magulang
at humingi ng tawad sa tuwing hindi kayo makakasunod sa kanila. Lagi niyong tatandaan na ang mga bata ang sumusunod sa magulang ay kinalulugdan ng Diyos. Ako si Teacher Chat. Hanggang sa muli, paalam!